Gosh. Ganda ko dyan, oh. Ang ganda ko, gosh. Nakabukas yung Electric Fan. So, hayaan nyo na lang. Lalagyan ko na lang ng background music. Pero sana, wait lang. Titingnan ko muna kung maayos. Hey, guys. Welcome back to my channel. So, for today's vlog, So for today's video, this is the most requested video na gusto nyo ipagawa sa akin, na gusto nyo gawin ko kung paano ako nag-e-edit ng Instagram feed ko. Ayan guys, yung Instagram feed ko. Kung paano ko siya in-edit lahat ng photos ko, pati sa Facebook. Marami din kasi nagtatanong kung paano ako nag-e-edit, sana ako nag-e-edit. So sa video na to, sasabihin ko sa inyo guys yung settings ng preset ko na hashtag ventures. So... gosh, wala akong masabi. Kanina pa ako nakaupo dito. Mga magwa-1 hour na ata. Kanina pa paulit-ulit. May stock na hindi nag-vlog. Isishare ko sa inyo yung nalalaman ko kung paano ako nag-e-edit. So, before I start this video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe dyan down below. And also, click mo na rin yung notification bell to be notified whenever I upload my video here in my YouTube channel. So, yung game na. So, uusog ako dito para dyan kayo lalagay yung screenshot. So, first ang ginagawa ko, pinag-iipon-ipon ko muna yung mga picture na gusto kong i-edit for Instagram photos. So, ayan, clinic. Punta ko sa gallery and naka-album na siya. Itong naka... tapos, ito. Pili na kayo kung anong gusto nyo ngayon para isang anuhan na lang. Kasi isang preset lang yung ginagamit ko sa Instagram photos ko and ina-adjust ko na lang yung mga settings. Kung paano. Yan. And click the share. Tapos, lobat na ako. My gosh. My gosh. And add to Lightroom. And pag na-add na guys, punta kayo sa Lightroom. Yan. Makabagal lang ng ano. Bagal mag-add. So, palang ina-add. So, ayan. So, napakadami ng pictures na nakalagay. So, ang una kong i-edit is itong dalawa kami. Ayan. So, ayan na guys, nakalagay na. So, ayan na guys, na-click nyo na yung Lightroom and also na-click nyo na yung photos na gusto nyong i-edit. And also, ayan, may mga drawings sa baba. May nakalagay selective, healing, crop, properties, auto light, color, effects, details, optics, geometrics, preset, reviews and reset. So, kung napapansin nyo guys, yung may star-star sa may gilid yung dalawa, yung selective, hindi ko na siya pinapansin. So, yung mostly lang kasi na ginagamit ko para edit yung photos ko is itong light and itong color. Mabawas ang exposure. So, pag clinic mo yung light, makikita mo dyan, may exposure, contrast, highlight, shadow, whites, and darks. Ayun. So, pag nag-edit ako, depende sa pictures. Kung madilim yung photo na i-edit ko is tataasan ko yung exposure. Pero kung maliwanag na, babaan natin yung exposure. So, sa picture na to, bababaan ko yung exposure, guys. Ayan, -20, -0.26. Tapos, guys, yung contrast ko naman is -60. Pag ginanyan mo kasi parang titingkad yung kulay, di ba? Pag mataas, pag positive. Pero pag negative, medyo baba, 60. Tapos, the highlight is... pag hinighlight natin, pag pinataasan natin highlights, ganyan mangyayari. Parang pumupo siya. Tataas yung parang lumiliwanag siya, guys. Binabaan mo, parang mawawala. So, mostly pag nagaganto ako, negative eh. Negative yung highlight. Negative 100 yung highlight. Tapos yung shadow, tinataasan ko. Para magmukhang pastel na talaga siya, guys. Yan, positive 49. Wala palang positive. 49 lang. Tapos yung whites, dito mo malalaman kasi pag tinaasan mo yung titingkad yung kulay ay parang lumilinaw kasi di ba nag parang pumusyaw kasi pinapastel natin. So yung whites lang is 1. So sa blacks naman guys, ayan, pag ginanon-ganon natin, sobrang pusyaw naman dyan. So dito tayo para tumingkad.
Parang ala lang nangyayari, no? Pero mamaya may mangyayari yan. And ayan, natapos na natin yung lights. So, proceed tayo, guys, sa color. So, sa color, guys, nandito yung TTVS. Tinatawag natin na temperature, tint, vibrance, and also the saturation. So, kung napapansin nyo, may nakita ka dyan, white balance and ash shot. So, i-click natin, guys, yung costume. So, pag nakik na natin yung proceed tayo sa TTVS. Sa temperature muna tayo. So, yung temperature natin is para matingkad yung color ng skin natin, is tataasan natin yung temperature. Tapos yung tint, guys, di ko na pinapakialaman niya. Kasi pag ginanyan mo, oh, ang pangit, diba? So, zero lang siya. Ba, hirap ibalik. Vibrance naman natin is ano ba maganda? Ayun, may pag ginanyan natin, diba, guys, medyo pastel na. Ayun yung bet ko sa feed ko ngayon, medyo pastel. Yung vibrance natin is positive 12. Okay, 11 na, okay na yan. So, yung saturation natin, guys, yung pagpa-white and black, and also pag ganyan ang kulay, negative 6 lang. Ayan, diba? Parang alam nangyayari, no? Charot. So, ayun, guys, after mo may adjust na yung temperature, tint, vibrance, and saturation, next, proceed tayo dito sa may taas. May nakalagay black and white. Huwag natin i-click yon dahil magiging black and white yung photos natin. So, click natin yung mix para makita natin yung rainbow color, RGB pink. So, dito muna tayo sa red. May nakalagay, pag clinic mo yung red, nakalagay yung hue, saturation, and luminance. So, dito ako nagtatagal talaga. Dito ako nagtatagal pag nag-e-edit ako. Saturation natin, guys, is 39. Luminance natin is 0. Tapos, ito yung mostly na ginagamit ko is yung orange. Negative 10. So, yung saturation naman, guys, is negative 28. And 36 yung luminance. 36 or 37. Depende na sa'yo yan. So, next is yung yellow. Negative 100. Negative 100. And positive 100. And next is yung U. Negative 100, negative 100, and positive 100. Pansin nyo, guys, yung yellow and yung green, negative 100, positive 100. So, next naman, guys, is itong color blue. So, yung hindi lang natin papakialaman ng kulay dito is itong violet and pink. Hindi natin siya papakialaman, guys, kasi wala naman sa photos natin yung violet and pink. Wala naman shade of pink and violet naman sa picture. Kaya hindi na natin siya papakialaman. Positive 20, positive, ayan. Mapapansin nyo naman, guys, eh, kung ganyan gusto nyong color, pwede dyan. Pero ako kasi ma-pastel. And the saturation, guys, is negative 46. And yung luminance natin is negative 30 plus. 30 plus, depende sa picture. And next is, ganun din. Gagayahin lang natin. Negative 45. Negative 45, negative 52, and negative 31. So, ito na, guys, yung pinaka-last, ano, yung before, this and after. Diba? Ang ganda. Makuha yung preset ko, guys. Ilalagay ko naman sa screen yung mga numbers. So, i-copy nyo lang. So, ayun, guys. So, after natin ma-achieve yung gusto nating feed sa Instagram natin, ang ginagawa ko is create preset. Ang title niya is pastel. And pag na-create na, ang ginagawa ko kasi copy-paste na lang ako ng copy-paste sa mga photos na gusto kong i-upload sa Instagram or kahit saan. So, ayun, guys. Nalobot yung camera ko. Kaya, ayun, babalik tayo. Putol na, sana ba ako? Sa pagkakala ko dito na. So, natapos ko na siyang i-edit. And pagkatapos ko siyang i-edit, guys, ang susunod na gagawin ko is ika-copy ko siya. Then, ipipaste ko sa ibang mga picture na gusto kong na pare-pareho yung feed. So, ayun. And after that, isi-save ko lang. Save to device. And, okay. Ganun lang. Then, i-upload ko na siya sa Instagram. Pero before I upload that, inaano ko muna siya sa box. So, ayun, guys, pagkatapos ko siyang ma-save, okay, ayun na, ganun lang, ina-upload ko na agad yung mga picture ko sa Instagram. And, ganun lang ako mag-edit ng picture ko sa Instagram. So, comment kayo kung may tanong pa kayo sa akin. And also, guys, wala pa kasi akong DMG ng, ano ko, preset ko, kaya hindi ko din ma-share sa inyo. Madami kasing nanghihingi ng DMG files ng preset ko, kaso hindi ko maibigay, guys, kasi wala pa akong DMG. And di ko alam kung paano
i-convert sa DNG files yung preset. So, comment down below, guys, kung may mga tanong pa kayo regarding sa pag-i-edit ko ng mga photos ko. And ayun, guys, bago kay end tong vlog na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga gusto magpa-shoutout, yung mga nag-hashtag. So, shoutout kay Jan Christoph, kay Ate Crazy Sheila, kay Aldrey Camause, and also kay Steven Bayaka. Shoutout sa inyo, guys. And also, guys, kung gusto mo magpa-shoutout sa next video ko, i-comment mo lang down below with the hashtag Instagram photo. And also, kung may natutunan ka sa video na to, please click the thumbs up. And also, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe down below. And also, don't forget to click the notification bell para lagi kang updated sa mga video ko. So, see you guys in my next video. Bye-bye!